Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading para sa mga fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonate, guys. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin niyo lang po yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. Of course, if you are a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si fire sign. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. So mga hindi pa nakaka-subscribe, please do hit the subscribe button and notification bell. And for personal reading at aming other channels, check nyo lang po dyan sa description box, okay? So let's start your reading for our fire sign. Okay, pwedeng energy tone ng person mo at hindi ikaw fire sign, okay? The Two of Pentacles is here, Taurus, Virgo, Capricorn. What's with the Two of Pentacles? Okay, clarified by the Chariot and the Knight of Pentacles. Okay? Ayan. So, nakikita natin dito, maaaring meron ka mga bagay na pinapriority ngayon. I feel like yung iba sa inyo, something to do with travel lang nasa isip mo ngayon. Or you want to walk away from something, may gusto kang alisan, but may mga times na gusto ini-stop mo rin yung sarili mo regarding this. And this could be something very challenging with the Five of Wands. Napakahirap kasi eh. Lalo na we do have your karma. So yeah, this could be another person na nagpapagulo sa'yo, nagpapahirap sa'yo, nagpapahirap sa connection na ito. And yung iba sa'yo, parang gusto mo nang alisan ito. But lalo na kung laging nagkakaroon ng pag-aaway or gulo dito, no? Or marami ka na nakikitang hindi maganda dito sa connections na ito or dun sa person na yon. So, you want to walk away from this. Kaya lang hindi mo alam. Kailangan mo unahin yung prioridad mo. So, yeah. Parang may pag-let go and then there are times na nagpo-pause ka or nag-i-stop ka rin sa pag-alis dito. So, who is this person that you're dealing with? Person that you're dealing with for our fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. So for your person, we do have here the Magician. The Moon is here, Pisces energy, the long major arcana yon, and then we do have here the Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck is the Eight of Swords. Yeah, someone here is might be stuck. Could be stuck in a situation. Sobrang hirap na sitwasyon. Mahirap umalis kasi parang hindi pwede or bawal. That kind of energy. And then the Magician, nakikita natin yung person na ito. Hindi siya nagiging honest sa'yo sa kung ano yung might be nasa isip niya or talagang emotions niya. I feel like this could be a soulmate for some of you. Nagkakaroon siya ng mga pagpaplano sa'yo or regarding sa connection na ito. And this person is really thinking about you. Iniisip ka talaga niya. And there are times talaga na talagang this person is dreaming of you. Okay? Pinapapanaginipan ka, iniisip ka, and hindi nga lang siya open pagdating doon. Okay? May mga pinaplano siya ngayon eh. Well, let's move on doon sa thoughts. Mga nasa isip ninyo, dalawa ng person mo. We do have here the Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. You do have finances na, ano tawag dito? Problem with regards to finances. Ayan. Finances issues dito. But with the Four of Swords na ikinan natin, wala kang ginagawa. You're just staying. Kumaga problema yan, pero hindi ko para problemahin. That kind of energy. And with the Magician, sabihin na natin you're trying to pretend for now, nagpe-pretend ka, nagfo-focus ka sa sarili mo. You want some kind of development.
Pwedeng hindi ka muna nagiging open ngayon. But you need money. You need money. And yun na nasa isip mo. Kailangan ko ng pera. That kind of energy. Pero I don't feel like pinapahalata mo na kailangan mo. Maybe may mga taong handang tumulong sa'yo, but hindi mo para muna i-ask sa kanila, especially kung kaya mo pa namang i-handle. Okay? So, how about your person? The Three of Swords is here. Gemini, Libra, Aquarius energy. Nasa isip niya, the Ace of Cups. The Six of Cups is here. I feel like yung nasa isip ng person mo is, pwedeng alam niya nasasaktan ka. Alam niya nasasaktan ka. Ang nasa isip niya is nasasaktan ka. Nasasaktan ka niya. Pero at the same time, yung person mo, there's a lot of love coming from this person. Gusto ka nitong person na ito. Mahal ka ng person na ito. Pero nasa isip niya, alam niya yon. Alam niya mahal ka niya. Pero baka masaktan ka or baka may masaktan. Okay? Pero more like, ibinabalik niya sa sarili niya yun eh. Pag binigay ko tong love na to, baka ang huli, sa huli, ako yung masaktan. Medyo ganun. Medyo natatakot yung person mo sa new beginning here with the Ace of Wands. Medyo natatakot siya sa new beginning kasi possible na, alam mo yun, new beginning pa lang pero nasa isip niya yung ending agad. Baka sa huli ako masaktan. Although gusto niya or nasa isip niya i-present yung love niya sa iyo, kaya lang hindi pwede kasi possible nga na may third party na involved dito pero para doon sa iba, walang kinalaman sa third party. It's just that marami kang priorities. Okay. So, ano ang emotions ninyong dalawa sa isa't isa? Okay. Anong emotions ninyong dalawa sa isa't isa? The Ace of Wands is here. The lovers. The Knight of Wands is here. The Moon. Yeah. Dalawang beses nang nagpakita sa atin yung the Moon and that is sa side ng person mo. And the Ten of Cups is here. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Anyway, hindi ko alam kung ikaw ito na kumain ka ng might be chicken or kumakain ka ngayon or yun yung kinain mo nito lang. Chicken, especially a roasted chicken, something na nilagay sa microwave or oven. This could be a reading. So, sa emotions ng person mo, there's a lot of passion here. Gustong-gusto ka nitong person na to, but everything is a secret. Lalo na with the Moon. The Moon is someone na very mysterious, misteryoso. Hindi niya sinasabi yung emotions niya. Everything is a secret. And alam mo yung emotions niya, there's a lot of love. On the other hand, sa ikaw naman with the Ace of Wands and the Lovers, you want commitment. Gusto mo kasi ng commitment. Gusto mo ng relationship. Gusto mo ng connection. Okay. So pagdating sa emotions mo, ito hindi sinabi dito, particularly kung ano yung emotions mo. You knew what your emotions is. Alam mo kung ano yung nararamdaman mo for your person. And ang nakikita natin, yung pinakagusto mo, you want commitment. You want a relationship. Kaya nga lang, may mga problema pa kasi dito with the Nine of Wands. Yeah. The problem might be with the Justice. It's either career, money, or another person. So what will happen in the near future for the both of you? What will happen in the near future for our fire sign, Aries, Leo, Sagittarius? What will happen? Okay. Masyadong maraming cards yung lumabas. I'll not take this.
I will not take this. Pero nagpakita sa atin si The Chariot, and it has a meaning na parang gustong sabihin sa atin. So I'm going to read it. Pero i-apply ko yon. Pero ilalatag ko muna yung mga cards dito. What do we have here? In the future, we do have here the Page of Cups, the Tower, the Queen of Wands, the Two of Wands is here, the Hanged Man is here. One more card. Yeah, that's why. Kaya nagpakita sa atin si sorry, nabother ako. Pag may nakita ako, may narinig ako, may naamoy ako na hindi ko mabanggit. Hindi ako tinutulog, hindi ako pinapatinitigilan ng ating spirit guides hanggat hindi ko sinasabi. So, I just heard a bell. This could be a reading, pwede may nag-doorbell or what, or this could be a gate. Yeah. Basta may parang something na tumama sa bakal. This could be a reading. Anyway, alin man doon, a bell, a gate, a doorbell, or something na tumama sa bakal. So, in the future, okay, so may pagsugod tayo nakikita dito. Someone is going to stop or tapusin. The Tower is here. This is all about an ending, pagtapos. And yung gagawin niya is tapusin yung paghihintay dito with the Hangman. This person with the Page of Cups, nakikitaan natin ng movement para i-present ang kanyang sarili. And there are plans in the future. The Four of Cups, I feel like hindi ka masyadong sure about dun sa gustong mangyari ng person mo, but your person is going to reach out. Nakakita ka ng pag-akyat sa something. Yeah. Like pag-akyat ng, I don't know if it's a bundok, a tower, or like wall climbing. Basta may pag-akyat. This could be in the future, may pag-akyat or yeah, pwede may mga plano regarding doon, adventure, just some kind of adventure. And with the Queen of Wands, I feel like I can see you being happy. Yun ang pinakamaganda doon. You're happy in the future. And nakakaamoy din po ako ng juice. I'm not so sure. It's like a fourth season. Fourth season juice. This could be a reading. Let's clarify the Queen of Wands. Pwedeng tapusin ng person. May paghihintay. Yeah, this person is going to make some kind of movement. The Eight of Pentacles is here. Taurus, Virgo, Capricorn energy. Financially, meron ka mga paghihirapan, and pag sinabi natin paghihirapan, talaga paghihirapan mo to, but especially during night, I don't know if you're dealing with the earth sign, okay, Taurus, Virgo, Capricorn, pero parang lumabas na rin yung ganong message sa atin kanina, so you could be dealing with an earth sign, and feel free to watch the earth sign reading. Tell me more about the Eight of Pentacles. Yeah, a lot of opportunities ang dadating sa'yo. And you need to end something. May kailangan kang i-end dito. May kailangan kang i-end. That could be ugali or if you want change, nagsisimula yun sa sarili mo sa kung paano maharapin yung mga problema dito. More or less nakita natin, money is coming your way in the future, in the near future. Tapos yung person mo is going to end something, and yun yung paghihintay niya. Pwedeng i-present niya yung self niya sa'yo. Okay. And pwedeng hindi ka maging sigurado doon sa mga actions niya because your person is not the kind of person na makikita mong magsasalita, sasabihin niya ganito, ganyan. Hindi siya open. Maybe more on action siya. So, that's it for now. Thank you for watching.
I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. Madam PTV Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines. I love you all guys again and bye-bye.